nakita niyo naman guys yung short na screen record ko kanina. Today is August 1 and diba sabi ko nga sa pati kong vlog na start na ng internship namin ngayon. Pero dahil nga sa Adventist institution ako nag-internship, so wala yung as in lecture talaga nung simula morning hanggang nung hapon. So nung gabi, originally dapat magkakaroon kami ng lecture on ECG, but then naging busy yung resident, so in-schedule niya ng Sunday, August 2. So ang ginawa lang namin actually, based on nakita nyo sa screen record, is parang nag meet and greet, get to know, ganyan, with the group and of course with the resident. So kaya hindi ko siya sineparate na my first day on internship kasi nga, yun lang yung naging ganap. So, nagising ako sa katok ng daddy ko, like around 6 a.m. or 6:30, I'm not sure na. And, like, I have this sister in church slash kapitbahay din namin siya na parang patient ko siya na basta like may in-enjoy ko ako sa kanya, ganyan, chire-check ko siya from time to time. And, yun nga, sinabi na parang may kakaiba na nangyari this morning. So, nakapag-pray lang ako, wala pa akong devotional kasi nga it's an emergency. So, I went there. And, yun na nga. Wala na. Hindi ko na-expect na maging ganito ka-eventful yung second day ko. Kasi alam ko nga lang magkakaroon lang kami ng online lecture. But then, yun. I brought with me kanina yung VS kit ko to check nga. And, ang weird kasi nangyari, I mean, of course, nangyari na yun sa akin before with my patients. Pero, ang weird kasi na you need to do this not on a hospital setting. Tapos kakilala mo, kapitbahay mo. It just feels so sad and weird na parang, alam mo yun, syempre first kakilala mo kaya nakakalungkot. And then, second is, and this time na ngayon na lang ulit ako nakapag ganun. Kasi hindi ko talaga in-expect na mangyayari yung ganito ganong ganap sa ganitong kaaga. So time check, it's already 7 a.m. We have an online lecture around 9 a.m. So maliligo muna ako kasi galing ako sa labas. And then, I'll have my devotional, then breakfast, then prepare na for my online lecture. See you guys! Later.
something to brighten up my day and maybe your day sa panonood nyo na to is, yun nga, this babies of mine, ayan, yung aking mga cookies ay makakarating ng US. Buti pa yung cookies ko makakabalik. Ako kaya. Ayun. And wala lang, super na-happy lang din talaga ako kasi yung isa kong batchmate na uwi na ngayon ng US is nagdadala nga siya and ipapatikim niya daw sa mother niya kasi super love na love niya. Thank you so much for supporting me. Ayan, kaya kahit hindi ko baking day today because today is Sunday, diba? Tuesday yung delivery day ko. Is pinag-bake ko talaga siya. Like, after ng mga ganaps ko, ng mga, yung kanina yung online lecture ko, ganyan, eh, tinapos ko talaga siya. So, ayun lang, guys. Please support my business. Please follow Cookies by MD at Instagram. Ikakwento ko na sa inyo yung nangyari during our first ever online lecture for my online internship. So, nakita niyo naman kanina na about ECG, yung topic namin kanina. And personally, sobrang nag-enjoy ako kasi love na love ko yung cardio, though nahihirapan ako sa kanya. Basta since med school pa kasi talaga, as in pag cardio talaga, cardio is love. Basta alam mo yun, nahihirapan ka pero nag-enjoy ka. Yun. It's complicated. Basta ganun. Super nag-enjoy talaga ako kanina. And very interactive siya kanina kasi nga lahat kami PGIs. Natatanong talaga kami isa-isa. So, kailangan talaga tayo mag-speak up and we really have to listen and to try our best to answer the residents' question. Kasi ang ganda, ang gandang review niya talaga lalo na sa amin. And I believe, diba, as doctors talaga, isa talaga to sa dapat may solid na foundation kasi madalas talaga tong in-order tong ECG and napaka-helpful niya kasi talagang diagnostic tool. So, yun nga, kailangan talaga namin matutunan siya. And sobrang bait pa nung resident namin kanina kasi ito ah, weekend off niya daw. What? Tapos, as in, nag-sacrifice, naglaan talaga siya ng time para turuan kami. So parang, yes, solid, ang solid mo doon. Kung napapanood niyo po ito, maraming salamat po. And ayun nga, talking about that sacrifice, sabi niya nga kanina na parte na nga daw kasi ng buhay natin as doctors na magsakripisyo. So, dun ko i-coconnect ang aking pasasalamat sa ating mga magigiting na frontliners na talaga namang araw-araw na nagsakripisyo. Maraming salamat po and God sees your efforts and may God continually bless you and your family. So, ayun. Anyway, proceed na tayo sa isa sa major lesson na natutunan ko today na hindi ko ine-expect na matututunan ko. And nakwento ko na nga kanina yung nangyari bago nga ako mag-proceed sa aking online lecture. Ang ironic lang kasi we were studying kanina or we were talking about the heart or the heartbeat. But then, isa sa mga malalapit sa akin is hindi na nga nag-function yung heart or nawala na nga ng heartbeat. Actually, until now, na-shock pa din ako. Basta, as in, kasi iba eh, di ba, pag malapit sa'yo and ikaw mismo yung naka-witness nung death. I believe isa talaga to sa dapat kong matutunan kasi since clerkship, ito talaga yung tinuturo sa akin na ang hirap kong matutunan and that is to process my emotions immediately. Kasi diba in the future, hindi naman natin may iwasan talaga na mamatayan ng pasyente kasi hindi naman tayo Diyos. So, after that scenario, we have to attend to another patient. Kasi kailangan din nila tayo. Though hindi ganun yung nangyari sa akin kanina, but I saw the resemblance na after ko pumunta doon, I have to prepare na for my online lecture. And, alam mo ba, yun yung nahihirapan pa rin ako na gawin sa sarili ko, na i-adjust ko yung, alam mo yun, yung attention ko, na okay, ito na yung next kong gawin. Na dapat next, na gagawin ko, mag-focus na ako dun. Kasi alam nyo ba, nung clerkship ko, as in every time na magko-code kami ng pasyente, naka-mask kami, di ba? As in, hindi ko talaga napipigil na lumuha. Kasi naririnig ko yung iyak ng mga kamag-anak and then syempre napalapit ka na sa relatives, napalapit ka na sa
pasyente, alam mo, habang nagko-code ako, as in, naiiyak talaga ako, lumuluwa talaga ako, if you can see beyond the mask that I was wearing. Ayun, kaya, parang kanina, nangyari na naman na, habang chine-check ko nga, syempre, nagkahagulgulan na nag-iiyakan na yung mag-anak. And, grabe no, yun yung sumalubong sa akin for this morning. But then, I guess, yun nga, kailangan ko na talaga siyang matutunan as early as now. Para nga if ever, pag nag-residente na ako, pag nag-moonlight ako, is mas okay na kung paano ko i-handle yung emotions ko. But take note guys ha, don't get me wrong, hindi naman to para ma-desensitize na yung emosyon ng mga doktor sa mga ganong scenario. No, don't get me wrong. Ibig kong sabihin is in the future, diba, kahit na sobrang sakit sa amin na mamatayan ng pasyente, pero kailangan naming mag-move on. Parang no choice kami kundi mag-move on kasi kailangan pa naming attendan yung next na pasyente. And, okay. Yun yung kailangan ko talagang matutunan. And I believe sa iba din talaga ng mga kabatch ko or mga clerks. Ayun lang. And isa din to sa mga natutunan ko today na we have to value our loved ones talaga. Like habang buhay pa sila, ipadama na talaga natin na mahal natin sila. Napaka-generic na nito. Pero guys, totoo talaga siya. Kung paulit-ulit nyong naririnig, it means lang na kailangan talaga natin siyang gawin. So, sa parents nyo, sa mga kapatid nyo, mga friends nyo, padama niya lagi na mahal nyo sila. So, I guess dito ko na i-end tong, ano ba, tong my first day ng internship. Hindi ko na-expect na maging ganito siya ka-drama or ka-emotional. Hindi talaga, sobra. As in, ang alam ko lang today, magle-lecture ng ECG, mag-aaral ako about ECG. Walang mga ganitong ganaps. Hindi ko alam na gantong, sa gantong way ako mag-outro. But, ayun lang guys. Patuloy ko naman kayong i-update at isasama sa aking MD journey. And yun lang guys. Stay safe. Bye. God bless.